Give it to me like. Hello guys, for this video, gagawa tayo ng pig in the blanket. Huwag nyo sabihin, akala nyo guys, baboy na sa loob ng blanket. Okay, tingnan nyo guys. So, meron akong 4 pieces na slice of bread. Ayan. So, kunan ko siya ng edge. Ayan guys, kunan natin siya ng edge. Both side. Ayan. Una natin, ganyan lang sa pagkuha ng edge ng bread. Ayan, both side, kukunan natin yes. Ayan, ayan, so tingnan nyo lang, ayan, sa kung paano, ayan, ayan, dalawa pa lang yung natapos natin, ayan. Tingnan nyo lang guys kung paano ko siya ginawa, dahan-dahan lang. Ayan, hindi siya masyado ano yung bread natin. Maganda sana guys kung merong rolling pin, kaso wala akong rolling pin. At maganda din kung gamitin nyo na bread is yung rainbow bread, kasi ma-ano yan sa mata ng mga bata, attractive pag rainbow bread ang ginamit nyo sa pig in the blanket. So, kaso lang, puti lang yung bread na available sa bahay ngayon. So, kaya, yan ang ginamit ko, white bread lang. So, next time, pag meron kayong party sa bahay nyo, pwede nyo siyang gamitin na rainbow bread para attractive sa mga mata ng bata. Ayan. So, yan lang kasi yung available. At saka yung hotdog na ilalagay ko dyan guys is leftover namin kagabi. So, para maiba na naman sa paningin ng anak ko yung baon niya, ito na naman yung gagawin ko. At least, iba naman siya. Ayan, lagyan ko siya ng butter. Ayan, lagyan ko yan ng butter. Ayan, so, lagyan natin siya ng butter. One side lang guys. Ayan, ayan. So, lagyan natin yung, ayan. Lagyan natin ng butter. Yung bread. Bawat isa, lagyan natin siya ng butter. Ayan. Ayan. Ayan, bawat isa, lagyan natin ng butter. Ayan lang siya. Ayan. Para mas lalo siyang sumarap kasi pag may butter. Ayan. Ayan, tapos na yung isa na naman. Ayan, so para maiba naman yung baon ng anak ko, pang snack niya. Snack time. Ito na naman ang gawin natin. Para maiba na naman, iba nilalagay sa hotdog buns. Pero ito, iba naman siya. Ara. Pa-style-style lang yan, guys, paggawa ng, ano, ng anak natin, ng baon. Ayan. 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 Lagay natin yung hotdog dyan sa gitna. Ayan. O, press lang ng kaunti. Ayan. Press lang siya ng kaunti. Hmm. Ayan, ayan. Press lang siya ng kaunti. Para masara siya. Pero pag main rolling pin guys, madali lang siya yan i-clop yung sa edge niya. Kaso iwala tayong ano rolling pin. So kaya yan lang ginamit ko. Tapos bago mo siya isara guys, mas maganda paglagyan mo siya dyan ng cheese at saka pickles sa taas. Ayan. Maganda pag may pickles and cheese yan sa taas dyan. Ayan. Ayan. So isa pa lang yung natapos natin. So next na naman. Isa na naman guys. Ayan, lagay na lang. Ayan, lagay nyo ng hotdog. Ayan, press lang yung edge nya para matiklop sya ng kaunti. Ayan. Ayan, tingnan sya. So, isa na naman. Ayan. Ayan, o. O, diba?
Ayan. Pero pag nasa rainbow bread yung inamit siya dyan, guys, so attractive talaga. Maganda siya talaga tingnan. O pwede din siya, guys, bago mo siya itiklop, lagyan mo din siya ng marshmallow. Pwede din. Yung maliliit na marshmallow. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. It's either pickles and cheese or marshmallow na maliliit dyan. Yeah. Lagyan mo siya ng marshmallow dyan. Ayan. 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 So, ito idea lang to, guys, para maiba naman yung snacks. Pwede din siya magamit sa birthday party, guys. Para maiba naman siya sa paningin ng mga bata. Ayan. Yep, ayan. So, ayan. Last na. Ayan. So, ayan. 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 So, tapos na yung ating pig in the blanket. Ayan. So, siguro guys, wag may marshmallow. Sigurado attractive yan. Ayan. So, dana. So, thank you for watching, guys. My video for today. So, ayan na yung aking pig in the blanket. Ayan. So, maganda, diba? Pero mas maganda siya pag rainbow bread yung ginamit natin dyan. Then, sa taas meron siyang marshmallow. Ayan. Yung coffee, pwede din matcha coffee. Pag gusto nyo mag-coffee, hindi lang yung anak natin kakain. Thank you for watching. Until next time. Bye!